Ray, Josiah Echano. Yan. Siya ho ang head ng PDR-RMO sa Northern Summer. Mr. Josiah, good morning po. Good morning, sir, at good morning po sa tagapakinig. Nung kayo ba elementary, hindi nahirapan ng mga kaklase nyo sa pangalan nyo? Kaya may affiliation. Ano, yung pina-nickname po, either Ray or Josh, yung... Ayun, pinaikli na lang, ano? Opo, opo. Ray Josiah Echano. Anyway, nagdeklara na rin daw kayo ng state of calamity po. Sa Puhir Kabayan, ano, impact yung buong sanggunyang panalawigan members upon their pagtingin, pag-recognize sa extent ng problema is automatically na po sila nag-joint co-author sa resolution to declare state of calamity. Wala pong nag-oppose dahil sa nakita nila yung magnitude ng impact ng flooding. Hanggang ngayon ba may mga lugar pang baha? Meron pa minsan kasi hindi tumitigil yung ulan, no? Pero ganun? Hindi na katulad nung peak noong January 9 and 10 kung saan umabot ng 3 to 4 meters. Ngayon siguro mga hanggang 20, no? or sheet flooding na lang, no? mga less than 1 feet na lang po. Po, pero sabi nyo tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-ulan? Yes, we are still experiencing moderately raining, no? It's consistent. Tapos paminsan-minsan, like kahapon, may mga bayan na nag-heavy rainfall na naman. So, yun yung mga medyo kinakahan kami sa weather condition na to pag may magtuloy-tuloy. No? Pero based on sa forecast ng PAGASA kanina, hopefully, no, kahit madilim yung paligid namin ngayon na parang ulan, hopefully, sana maging accurate or maging tama yung forecast ng PAGASA. Sana nga. Anyway, ang mga binabanggit ng pinakamatinding na apektuhan daw ay ang bayan ng Katarman at Las Navas. Yeah, bayan ng Katarman, Katubig, Las Navas, no? Lope de Vega. Uy. Partly at the disaster level din yung San Roque at saka Pambuhan, no? These are low-lying communities po, mga mabababang lugar po yung karamihan sa mga bayan. Or almost lahat. Okay. Eh, paano yan? Paano ang tulong sa mga kababayan natin na apektuhan ng baha? Sa pagpuna po ni Governor Edwin Marino Ongchua at nagdeklara na nga po ng state of calamity, we have leeway, no, to mobilize all of the resources ng provincial government for immediate relief and early recovery po, no? So, kahapon, actually, kinasala na ng Provincial Social Welfare and Development Office namin yung immediate relief, no, sa para sa ating mga kababayan. And right now, our planning office will sit down to map out the rehabilitation effort po ng probinsya. Okay. O, sana ho, matapos na yung ulan. Ano? Saan galing ang tubig? Yung ilog pa rin? O, mga major river, tributaries dito sa Northern Summer. Halimbawa, ang Katubig, Las Navas. We have this Katubig River, Pambuhan. San Roque, we have this Pambuhan River na mga malalaking river, Then, no? Okay. At, of course, ang Lope de Vega, Katarman, no? From ridge, no, mula sa mga kabundukan talaga. Opo. May river na dumadaloy sa mga bayan na to. Nako. Eh, paano yung agricultural products niyo? Ano bang karne ng agricultural products niyo? Meron kaming palaya, no, major niya. Actually, rice granary siya before ng region, ang Northern Summer. So, malaki-laki rin yung epekto nito sa rice at mga crops, no, 139 million sa palay. Sa crops naman, 17 million, no. Sa konat, 938,000, mababa. Pati sa fishing at livestock namin, apektado. Total po sa agriculture, 168 million. It's almost one-third of the recorded amount ng NDRIMC, no. Sa usapin ng infrastructure, mas
four times na mas malaki yung damage namin at sa kumpara sa national level na nakita ko kanina sa reports na almost 550 million yung damages namin sa infrastructure dahil nga nag-landslide yung mga daan. Ayun. No? Oo. Mga major national highway connecting to the mainland summer like yung sa Lope de Vega, no, sa mga highway to, no, sa Las Navas, at yung isa pa, no, medyo nakakalungkot yung sa Silvino Lubos, no, ilang dekada itong isolated na probinsya nabigyan ng magandang kalye pero na landslide naman siya. Naku. So ito yung mga major point ng rehabilitation effort namin later on. Opo. So batay sa pagtansya ng panalawigan, no, they maximize the period of recovery and rehabilitation 1 year. So naka-state of calamity kami sa loob ng isang taon dahil nga sa damages sa infrastructure. Okay. Sige po, sana matapos ng mga pag-ulan, Mr. Echano. Maraming salamat po at good morning. Maraming salamat sa pagkakataon, kabayan, at mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Si Ginoong Ray Josiah Echano.